Hello mga Mars, welcome back to my channel, Karin's Cube Station here. Grabe, ang laking usapin na talaga itong paghihiwalay ni na Bea Alonzo and Dominic Roque, na kung saan dapat ngayong February ay maikakasal na sana sila. Ngunit biglang lumabas ang kanilang paghihiwalay. Nasilip kasi ito ng isang netizen or mga nakita ng post kay Bea Alonzo na hindi na nga suot ang kanyang engagement ring, kaya dito nag-umpisa ang lahat. Hanggang maraming speculation, nagsalita si Christopher Mee, nagsalita si OJ Diaz, hanggang mas pinaniwalaan ang pagsasalita ni Mr. Boy Abunda, na kinumpirma nga ni Boy Abunda na hiwalay na sina Dominic Roque and Bea Alonzo, at isinoli nga ni Bea ang engagement ring. Kung matatandaan po natin ay nag-propose si Dominic Roque habang may photoshoot si Bea Alonzo, na kung saan yun ang alam niyang mangyayari sa araw na yun sa Las Casas de Acuzar. At doon nga nag-propose si Bea Alonzo. Sa tulong ng proposal na yon ay katulong na ni Dominic Roque ang road manager ni Bea Alonzo that time. Present nga ang lahat ng pamilya ng both side. Pero para sa inyo mga Mars at para sa akin, mas maganda na rin na nangyari ang ganitong sitwasyon na hindi pa sila naikasal. Tulad na lang nila Carla Abellana and Tom Rodriguez. Mahaba din ang kanilang relasyon bilang boyfriend and girlfriend. And then ikinasal, wala pa. Napakasaglit lang yung kina Tom and Carla Abellana na pagsasama pagkatapos ng kasal nila, at sila ay naghiwalay. Di ba po? Yun din ang mainit na usapin din ng time na yun. Buti na lang, yun din ang mga sabi ng ibang mga netizen, kesa daw na ituloy ang kasal, tapos after ng kasal, doon maghihiwalay. Kaya, for me, okay na yon. At isa nga daw factor na problema ay ang usaping prenuptial agreement, na kung saan hindi daw pumayag si Dominic Roque tungkol dito. Pero, siguro ego ano na rin yun ng lalaki, pero kung mahal mo naman talaga isang tao, ano, papayag ka dun. Dahil hindi naman pera ang pinakasalan mo, yung mismong tao ang pinakasalan mo dahil mahal mo siya. Pero gayon paman, marami ang lumalabas na pangit para din kay Bea Alonzo, na si Bea ang sinisisi lahat. Dahil kung matatandaan natin, nakailang failure relationship na rin si Bea, pero hindi natin masasabi yun na fault ni Bea, bagkos talagang dumaan siya sa ganong klaseng relasyon na hindi, na-failed. Hindi naman siguro natin pwedeng sabihin na kasalanan ni Bea kung bakit ganon. At ngayon may lumalabas na parang bait-baitan daw, yung pala hindi naman. So, yun daw ang sabi ng kapatid ni Dominic Roque. So, si Bea Alonzo, hindi daw mabait. Pag naka-ano naman daw ay, yun ay mga speculation. Pero, hanggang ngayon ay hindi pa rin naman talaga nagsasalita sina Bea and Dominic Roque tungkol sa usaping paghihiwalay nila. Kung ano man, siyempre sila lang din naman talaga ang nakakaalam ng lahat. Super ilang linggo na itong pinag-uusapan, hanggang ngayon mainit na mainit pa rin ang kanilang paghihiwalay. Dahil may mga, na, alam mo, nadadagdagan, lalong lumalaki ang issue ng paghihiwalay ni na Dominic Roque and Bea Alonzo. At andito pa nga na meron pang lumabas dito sa kung ano daw ang reaksyon ni Daniel Padilla tungkol sa paghihiwalay ni Dominic Roque and Bea Alonzo. Kasi kung matatandaan din natin, minsang na-interview si Dominic Roque kung imbitado ba si Daniel Padilla sa kasal nila. Kasi hindi good terms ang magkaibigang ito, dahil sila ay magkabarkada talaga, Dominic and Daniel Padilla, pero parang nagkalamat ang kanilang pagkakaibigan. Yun nga, sinabi ni Dominic na hindi
imbitado si Daniel sa kanilang kasal dahil yung last daw na usap pala na ni Daniel is 2020. Pero ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo, yun daw ay imbitado sa kasal. Pero sabi nga ng iba, ng mga netizen, na kay Daniel ang huling halakhak daw mga Mars dahil hindi nga siya inimbitahan dahil wala naman palang kasal daw na mangyayari. Yun ay mga sabi lang po, ayan ang mga netizen, mga Mars, ha? Kaya na kay Daniel ang huling halakhak. Grabe talaga ngayon mga Mars, ang hiwalayan sa showbiz industry, no? Grabe. Kung matatandaan natin, napakalaking issue din at napakalaking news din yung kina Daniel and Catherine Bernardo. Pero ngayon, ito naman ay pinakabago, Dominic and Bea Alonso, na kung saan ay engaged na nga at hindi matutuloy ang kasal. At ngayon naman, meron din nagsasabi na Catriona and Sam Milby hindi daw matutuloy. Hindi naman po ako maniniwala dyan. Grabe naman kayo. Hindi po totoo yan dahil ikakasal po si na Catriona and Sam Milby. Sabi nga ni Boy, Mr. Boy Abunda, na hindi naman siya niniwala na kasalanan ni Bea Alonso dahil kilalang-kilala niya si Bea Alonso at alam niyang mabuting tao ito. Oo nga. Pero sana darating ang mga araw na magsasalita si Bea and Dominic Roque tungkol sa usaping paghihiwalay nila. And mga Mars, kanina may na-share ang TVJ nagulat ang isang indie artist na si Rodessa nang makita niya si Maine Mendoza, mga Mars. Ayan o, oh, indie artist Rodessa na starstruck sa idol niyang si Maine Mendoza sa Itbulaga kanina, mga Mars. Ayan o, oh. Ala, kahit sino naman siguro, kung siya nga ay artista, indie artist, ano pa kaya yan? Ano pa kaya kung tayo makakita mismo kay Maine Mendoza, di ba? Eh, may starstruck din talaga tayo. At ito yung mga photos na isinare din ng TVJ kasama ang mga studio audience. Napakaswerte ng mga studio audience. Like, kasama nila si Maine Mendoza na groupie picture. And may nabasa akong comment. Ang pangit ng comment talaga dito. Pero, ay nako, hindi ko nagustuhan yung comment dito na, ayan o, itong si, hindi ko nalang babanggitin siguro na, naiinis ako sa mga ibang comment dito sa mga post ko tungkol sa ating love na Armin, na, tawag nito ha. Ito, sabi niya, parang hiwalay na rin yan kasi wala namang pagmamahal si Maine dyan kay Arjo. Gamitan lang sila. Si Arjo using her for politics. Si Maine para may companion sa mga lakad niya, parang bodyguard at alalay. We call it marriage for convenience. Hello sa'yo, no? Parang kilalang-kilala mo sina Maine and Arjo, no? Parang ano ka ba, kapatid? Kasama ka ba lagi sa araw-araw nila, ha? Grabe ka makapagsalita. Ay nako, tapos ito pa isang ano niya, political move ni Arjo. Yan, kaya ginamit na naman si Maine. Poor Maine, early campaigning for next election ng mga Ataide. Oh my gosh. Ay nako, napakasama. Ito yung mga taong wala namang naiambag sa lipunan ng Pilipinas, no? Naninira pa ng kapwa niya. Kilabutan ka nga sa mga binibitawan mong salita. Grabe ka naman. Mahal na mahal si Maine, mahal na mahal ni Maine, si Arjo Ataide. Hello? At hindi yan with a purpose kayo nagpakasal. Grabe ka. Ano ka? Baka pag nabasa ni Maine Mendoza yung comment mo, ewan ko na lang. Hello? Ang ganda ng relasyon ng dalawa at walang. At wag na wag niyong isasali si Maine Mendoza and Arjo Ataide sa mga balitang hiwalay na yan. Dahil hindi po yan mangyayari. At wala pong katotohanan yung mga nagkakalat ng pangit na balita. Ewan ko na lang sa inyo. Bahala kayo. Basta lang makapanira kayo ng kapwa. Hindi nyo iniisip kung ano mangyayari sa inyo. Hello? Grabe kayo. Basta,
Maine and Arjo ay nagmamahalan, matibay, walang makakatibag. Mahal na mahal ni Maine si Arjo Ataide. Napakabuting asawa ni Maine kay Arjo Ataide. Ganun din si Arjo Ataide kay Maine Mendoza. Watch out na lang kayo pag sila ay nagkaroon na ng anak at lalo silang maging masaya. Diba mga Mars? Ingit lang siguro kayo kasi nga mahal na mahal ni Arjo si Maine Mendoza at mahal na mahal ni Maine ang kanyang asawang si Arjo Ataide na congressman ng District 1 Quezon City. Ginagampanan lang po ni Arjo ang kanyang katungkulan bilang representative or District 1 congressman ng Quezon City. Kung walang ginawa, may masasabi kayo. Kung may ginagawa, meron pa rin kayong nasasabi, may gulay. Kung yung ang mga constituents ni Arjo Ataide, tuwang-tuwa sa mga ginawa ni Arjo, kayo pa yan na hindi kayo tigaroon, kayo pa ang may nasasabi. Oh my gosh. Ano ngayon, kung tatakbo siya ulit sa susunod na election, eh kung talagang maganda ang tingin ng mga tao sa kanya, siya ay iluluklok pa rin, ano? Dahil tao ang magsasalita, hindi kayo na mga pangit ang mga sinasabi dyan. And that's it, mga Mars. Bawal ang nega. Nagsasayang ka lang dito ng oras. Sasakit lang ang iyong puso. Ay, naku. Kukomment ka ng ano. Kukomment ka dito ng pangit. Pinanood mo naman yung video na napakaganda, napakasweet ng Arjo and Maine Mendoza. O, sino ngayon ang nanigas? Sinasabi niyong maghihiwalay. Di ba hindi nga kayo naniniwalang silang dalawa ay ikinasal ngayon? Gusto niyo maghiwalay? Ano ba talaga? Ha? Ay, nako. And that's it, mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Bye! Shoutout Armenian.